Ito na nga ang pinag-uusapan ngayong season na to dahil putok na nga ang pangalan ni Kylan Johnson. Well, alam naman natin kung saan bumagsak ang drop na player na ito. Well, nakuha ng rain or shine na si Yeng Yao ang serbisyo na ito ni Kylan Johnson. Well, alam nyo ba na mga lumalabas na balita na ayaw nga daw pumirma neto at gusto nga daw lumipat sa ibang koponan? Well, maraming ang team sa PBA na gustong paglaruin ito at gustong kunin. Well, ang rain or shine nga parang napupuno na dahil hindi nga daw ito pumirma. Hindi kaya kamukha ang ugali nito ni Williams? Well, mga pare ko, ya, joke lang yun. Malay natin, ayaw niya lang siguro maglaro o makuha ng rain or shine dahil alam naman natin na dapat kukunin ito ng Barangay Ginebra. Hindi kaya nadismaya ito dahil hindi nga sila kinuha ng Ginebra. Well, malalaman nga natin yan dahil sooner or later, marami talagang kukuha dito kay Kylan Johnson dahil alam naman natin na versatile player to. Lahat kayang gawin. Pwedeng tumakbo, pwede sa loob. Well, pwede rin sa labas to dahil alam naman natin na may shooting to. Well, kayo, ano ang inyong masasabi dito? Dahil kung mapupunta nga ito sa independent team na katulad nga ng rain or shine at pumirma na rin ito, medyo si Yeng Yao, medyo may hirapan dito dahil nga sabi daw nila, medyo may attitude. Well, question mark pa yan dahil hindi naman natin kilala si Kylan Johnson. Well, malaki talaga ang may tutulong nito dahil alam naman natin na naglaro na ito sa ABL. Well, kayo, ano talaga ang inyong masasabi dito? Dahil nga kapag ito'y pumirma sa rain or shine, doon na siya matatapos at kailangan niyang tapusin ang kanyang kontrata. Pero kung mapupunta naman ito sa favorite team ng Barangay Ginebra, talagang sasakit din ang ulo ni Coach Yeng Yao dahil nga may panibagong sakit sa ulo sa kanila. Dahil nakuha nga ng Barangay Ginebra, well, alam naman natin, gagawa ng paraan ang Gin Kings para makuha ang serbisyo neto ni Kylan Johnson. Well, malaking tulong to dahil nangangailangan nga ang Ginebra na katulad niya na pwedeng sumentro, may shooting sa labas at sa loob. Well, kayo, ano ang masasabi niyo dito? Mabagay ba siya kay Coach Tim Cone na triangle offense? Well, kung ako ang tatanungin, medyo babagay to dahil alam naman natin na gusto ni Coach Tim ang mga ganitong tipong player at halos lahat niyata ng player ng Barangay Ginebra alam na nila ang triangle offense. Kaya alam naman natin na si Coach Tim Cone kukuha at kukuha na smart player yan. Alam naman natin na si RJ Abarrientos isa sa mga matatalinong player yan. Well, alam naman natin si Johnny A, di ba? Hawak ni Coach Tim Cone yan noon. Well, kayo, ano sa palagay nyo? Matutuloy kaya na makuha ng Barangay Ginebra ang serbisyo neto ni Kylan Johnson? O may mga ibang team pa ang makikipaghabulan dito sa player na ito? Well, maghintay-hintay na lang tayo kung saan mapupunta ang player na si Johnson sa Barangay Ginebra ba o sa mga ibang independent team na katulad nga ng mga Meralco at ibang team dyan sa PBA. And this is Tondo Boy Vlogs. I'm out. God bless you all.